Mula 2008, taon-taon ginaganap ang isang malawakang science festival dito sa Laguna na tinatawag na Siyensaya. Ang Siyensaya ay nilunsad ng iba't ibang miyembro organisasyon ng Los Baños Science Foundation Incorporated or LBSCFI. Partikular na binibisita ng mga estudyante mula sa iba't ibang antas at eskwelahan ang Wonderama. Ang Wonderama ay binubuo ng mga booth na may mga nakakatuwang mga at mga interactive na activities na lahat ay tungkol sa agham. Layo nitong makita at maranasan ng mga bisita, lalo na ang mga estudyante, ang saya sa siyensa. Magandang araw, Laguna! Ako po si Thea at para sa unang episode ng Season 24, dinayo namin ang ikalawang araw ng Siyensaya dito sa Baker Hall, UPLD. Tara, pagsaluhan natin ang mga bagong magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan dito sa Laguna. Laguna, gaya nga ng aking nabanggit kanina, nandito tayo ngayon sa taunang Science Festival, ang Siyensaya 2019. Alam nyo ba na ito na ang panglabing isang taon ng event na ito? Maraming booth na nakakatuwa at interactive na pwedeng ma-enjoy ng mga estudyante. Nandito nga tayo ngayon sa Baker Hall sa loob ng UPLD para bisitahin ang ilan sa mga very interesting booths na ito. Unahin na natin ang Los Baños Doctors Hospital. Kasama natin si Miss Carla Tan, ang marketing head ng LBDH. Ma'am, diretso na tayo sa kwentuhan. Ilang taon na bang sumasali ng LBDH sa Siyensaya? Ako, 11 years na namin. So, kami ang pioneer na bubot dito. So, since year 1, nandito na kayo. Ano ba yung objectives ng LBDH? Bakit kayo sumasali sa Siyensaya? Ang objective ng LBDH is to promote awareness. At saka promotions din, at saka yung magsama-sama yung community, science community natin. Okay. Salamat sa inyong pag-participate sa Siyensaya. For this year, ano yung activity ng booth ninyo ngayon? Actually, marami kami activities. Pero ang pinaka-dudubog kami ay ang blood typing. Okay, blood typing. So, para malaman ko ano yung blood type mo. Ano ba yung mga ginagawa para makuha ang blood type na isang tao? Una, kukuha na ng pasyente, ng dugo, tapos nilagay sa strips. Versus slides. Okay. After that, nalagyan ng typing sira at makikita na doon ang mga reaction. Tapos after noon, gaano katagal ito? Wala pang isang minuto, pero ng resulta. Alam mo na yung blood type mo agad. Okay. Bakit ito yung naisip nyo na activity for this booth? Kasi ang dugo ay napakahalaga at blood save lives. Yes. So, pinaka-importante talaga na malaman natin ang dugo at ang type ng dugo natin. Okay. Kung gusto nyo malaman ang inyong blood type, pwede kayong magpunta sa booth ng LBDH at sabi nga ni ma'am, blood saves lives. So, kung alam nyo yung blood type nyo, pwede kayo makapag-donate o kung may kailangan kayo ng dugo, madaling makatanggap ng dugo. Ayan. Salamat, Ma'am Carla Tan, and punta kayo sa booth ng LBDH. Nandito naman tayo ngayon sa second booth na bibisitahin natin dito sa Siyensaya 2019. Nandito tayo sa booth ng iCrops. Kasama natin si Ma'am Meg ng iCrops. Ma'am, ano nga po ba ang iCrops? Explain nyo, ma'am, sa amin. Ang iCrops o ang Institution of Crop Science ay ang surian po o institution tungkol sa crop science mismo. So, bale, 5 ang disciplines namin na makikita o ino-offer namin dito. Una muna, academic ang aming mandate, pangalawa ang research at extension. So, dun sa 5 discipline, meron po kaming post-harvest and seed sciences, may crop production, may crop breeding and genetic resources, management and conservation, meron kaming crop physiology at ang crop biotechnology division po. Ang daming sinasakop ng yes, crop ma'am. Science. Opo. Ma'am, pang ilang taon yun na po na sumasali sa Siyensaya? Bali, ma'am, bilang crop science, bilang Institute of Crop Science, 2017 po kami nakapasok as iCrops. Pero nung una pa man, nagsimula ang Siyensaya, nakakasama na po kami bilang kasama sa Crop Science Cluster. So iba lang po ang grupo. Ngayon, iCrops na lang. Yes, ma'am. Under po ng College of Agriculture and Food Science. Ano, ma'am, yung ating pinakalayunin sa pagsali sa Siyensaya 2019? Sa amin po dito sa iCrops, nice po kasi namin ibahagi yung mga technologies po namin para
extension activity at public service na rin po, hindi lang po sa mga matatanda po, kundi pati lalo na po sa mga bata, lalo na magkaroon sila ng idea sa paghahalaman, sa production ng pagkain, kahit na sa tabing bahay lang nila, at pagkagusto na pagpuproduce ng pagkain mismo. Sakto. So ma'am, ano po yung sinishowcase natin dito sa booth natin ngayon? Ngayon po, meron po kaming iba't ibang technologies, pero ang pinaka-obvious po ay ang edible landscaping. Edible landscaping. Opo, tsaka vertical and rooftop gardening, yung pong patayo po naming mga setups. Tapos po, meron din kaming mga special technologies kagaya po ng utilization ng mga underutilized crops po, kagaya ng gak o yung balbas bakiro, yung edible kana, yung azolla program po namin, meron po kaming bagong program na azolla, meron po kaming sa biotechnology po, yung pong aming pagbabago o pag ma-modify through genetic engineering biotech. And then may crop physiology po kami, may tissue culture at paggamit po ng iba't iba pang essential plants with essential oils po. Ang dami pinapakita dito sa booth ng iCrops. Ma'am, ano yung nais nyo matutunan ng mga dumadalaw dito, lalo na yung mga estudyante natin? Ayun, ma'am. Bali po, una, ang pagmamahal sa agriculture. Pangalawa po ay production ng food, hindi lang po sa pagkain, kundi medicinal, nutritious food na may bibigay natin sa pamilya, yung makukuha na lang natin. So, kung kaya nating mag-backyard production, mas maganda po. Okay. Ma'am, thank you. Ma'am Meg, maraming matututunan dito sa booth ng iCrops mula edible landscaping, ano yung mga underutilized na crops ng Pilipinas. Marami silang laman dito. Ayan. Salamat po, Ma'am Meg, ng iCrops. Thank you po. Dito naman po tayo ngayon sa third booth dito sa Shensaya 2019. Malapit tayo sa stage kung saan may nagaganap na Techno Forum. So naririnig nyo yan sa background. Kasama natin ngayon si Ma'am Mirna sa D3. Ma'am, ano po ba ang D3 para sa ating mga mananood? Ang D3 is one of the research and research center of the College of Agriculture and Food Science. So, established siya na 1962 pa yun. Medyo matagal na. One of the units, original units of the College of Agriculture. Okay. The university. At since 2008, ma'am, kasama na kayo sa Shensaya. I guess so. Siguro kung hindi man kami nakaparticipate, baka hindi kami invite. Pero ever since po, sumasali na po kayo. Every time we participate. Ayan. Ano ma'am yung meron dito po sa inyong booth na pinupuntahan ng mga bisita natin dito? Actually, this year, sinimplify namin yung booth namin kasi we know that most of them are kids, mga estudyante, pinakamatanda na siguro yung high school, ilan lang yung college. So sabi namin, let's see what yung konsepto na ma-appreciate ng mga bata, yung milk. What is milk? Ano yung importance niya sa tao, sa health? At paano napoproduce yung milk before it goes to the supermarket o kaya sa mga store? So we started with yung makita nila yung inputs sa dairy production. Tapos saan siya pumupunta after milking, and then it goes to the processing plant, tapos yung products na. Yun. So, makikita nila yung proseso, paano na bubuo, nagagawa, yung binibili nila yung mga produkto. Ma'am, ano po yung mga produkto natin sa D3? Right now, we're producing fresh milk, choco milk, white cheese, yogurt. Actually, we have also gouda and mozzarella cheese. Hindi pa lang siya available. Baka before Christmas, meron na. We can also process all the other products like ice cream and all the other cheeses. But we should have enough milk, raw milk, and then malaking storage. So pag we did that before, pag marami na kaming gatas, we'll go back to those products. Okay, ang dami yung pwede mam natin yung produkto. At meron kaming bagong product ngayon, which is coffee milk. Coffee milk? Siguro mula lang ng foundation ng College of Agriculture and Marketing. Wow! Hindi, this ano lang yata, yung orientation ng freshman namin, bali, binenta, pinatikim sa kanila, and parang gusto ko yan, ah. Accepted na ng
marami nga pong bumibili dito sa booth nila. Parang naubos na yata yung palinda nila mga milk. Okay. Ma'am, salamat po. Pag may gusto pong kumontakt po sa inyong mga produkto, saan po kayo pwedeng kontakin? Pwede nang dumiretso sa D3. Sana alam nila kung saan yung D3. So, they can contact sa sales si Ms. Ida Lanaka. If something on technical, they can go to the director's office. Ano ng mga technical experts, including me, sa extension. Mga training courses din. If they need training courses. Okay. We have plenty, many training courses conducted within the year. So, kung gusto po nila mag-train para makagawa din ng mga produkto natin. At saka produce ng milk. Produce ng milk. Plus, we do a lot of researches right now. So, meron kaming malaking project ngayon on genetic improvement, tapos meron kami on milk quality and milk safety, and then mastitis control, forage and nutrition. So, very busy ang D3. Plus, the alternative feed resources like yung banana stalks and water lily, may study kaming ginagawa ngayon. So, marami. Maraming research ngayon ang D3 bukod sa mga produkto. Yes, one more. Though we are a research and training center of extension center of CAPS, we are supporting instruction by letting the farm and the processing plant and our forage garden to be used by our faculty members na nagtiteach din ng mga courses on dairy. Tapos yung mga staff din namin, the reps and some of the faculty na nakabase dito. They are given authority to teach. So, yun yung tulong ng dairy. And that's not only for the university, but for the local dairy industry, which is the mandate of D3 from the beginning. Napaka-busy ng D3, hindi lang sa siyensaya. Yes. So, salamat, Ma'am Mirna, sa inyong pagpa-unlock sa booth natin. Unang bahagi pa lang po ito ng pamamasyal natin sa Siyensaya 2019. Magbabalik po ang Dito sa Laguna.
go holding on to anything that's gonna keep you frowning, darling. Everyone's compelled to look into the mirror when they're crying. Just because your tears are pretty doesn't mean they'll get you by. Nagbabalik ang dito sa Laguna. Nandito pa rin tayo sa Baker Hall UPLB sa Shensaya 2019. Nandito naman tayo ngayon sa ika-apat na booth na ating dadalawin, ang booth ng Institute of Plant Breeding. Kasama natin ngayon si Miss Rica ng IPB. Hi, good morning, Ma'am Rica. Ano po yung ma-expect ng mga bisita dito sa inyong booth? Makikita po nila yung mga product and technologies po namin na na-develop po ng scientists and researchers po ng Institute of Plant Breeding. Okay. Ano yung mga example ng mga technologies na nandito? Yung IPB seeds po, which is high yielding, high quality po, and reliable. And also po yung SNAP or the simple nutrient addition program, hydroponic setup, and the SNAP solution. And also po yung quality protein maize po na ginagawa namin corn grits to promote po a healthier substitute po for rice. Okay, parang naalala ko, na-try namin yung corn grits na yan, nang galing sa IPB. Meron din kayong activities para sa mga estudyante. Siyempre, ang dami ng mga estudyante natin dito. So, ano yung activity nyo dito? Meron po kami pa-puzzle. Gusto lang po namin na mag-learn po sila habang nag-e-enjoy. So, ma-appreciate po nila yung knowledge habang ginagawa po yung puzzle. Okay, so mukhang marami ang dumalaw dun sa puzzle activity ng IPB at nag-check ng mga produkto ng IPB. Taon-taon po bang sumasali ang IPB sa Shensaya? Okay, halos every year po, meron po kaming booth po. Okay, so ito na ay kalabing isang taong pagsali din ng IPB sa Shensaya. Nabanggit mo kanina na may activity kayong pa-puzzle para sa mga sudyante. Ano ba yung binubuo nila dito sa puzzle? Mainly po, ito ay about the corn. So, meron pong picture about corn po na nasa sapo. Tapos, meron po yung kernels na lang ng corn. Tapos, yung flowers ng corn, yung tassel, yung silk, at yung iba't ibang products po na gawa namin using the corn products. Para ma-identify nila kung ano yung iba-ibang produkto or parte ng mais. Yan, appreciate nila ang corn. Okay, bukod dun sa mga nabanggit mo kanina mga produkto, meron pa bang mga produkto ang IPB na pwedeng bilhin or magtanong ang mga mamamaya tungkol dito? Usually po, yung seeds po talaga namin, yung feature namin, IPB seeds, merong munggo, soybean, corn, peanut, yun po. Tapos yung SNAP solution. Kung gusto nilang magtanong pa tungkol dito, saan sila pwedeng pumunta o pumunta? Pwede po kayong mag-visit sa Institute of Plant Breeding po, dito po sa UPLB. And you may email po ipb.uplb@up.edu.ph. Tapos, you can call din po tel numbers 536-5287. Okay. Thank you, Ms. Rica. At imbitahan mo naman sila para sa mga susunod pang taon kasi mukha namang sasali kayo every year talaga sa Shensaya. At may mga bagong technology lagi. So, if you have opportunity po to visit UPLB during Shensaya, you can always visit the IPB booth po dito sa UPLB so that you could learn more about the crops that we are developing or improving po so that you can appreciate po our products and technologies. Thank you, Ms. Rica, at sa IPB booth. Nandito na ngayon tayo sa ikalimang booth na binisita natin dito sa Shensaya 2019. Kasama natin dito hindi lang isang organization, pero tatlo silang nag-collaborate para sa booth na ito ang Philippine Eagle Foundation, ang UPLB Uzums, at saka ang Museum for Natural History ng UPLB. So kasama natin si Bowie at si Dara. Yeah. Ano yung activity ni... Ah, hindi. Ang tanong ko pala muna, first time nyo ba ang jumoin dito sa Shensaya? And how is it so far? Yes, this is the first time. So our first day was yesterday. And then, medyo nagulat kami kasi we didn't expect na there would be so many people and lots of elementary school students and high school students. So we were very surprised na madami and then marami rin pumunta sa booth, parang bumili. So, marami very surprised. Marami rin kami na mga students and every ages. So, excited. Binubog kayo ng mga bata dito. Ano ba yung activity natin dito sa booth ninyo? Aside from the merchandise na
nyo, may storytelling. So ano ba yung advocacy or gusto nyo matutunan ng mga bumibisita dito sa ating booth? So for us naman sa Philippine Eco Foundation, we would also like to have ganap pa namin ang aming advocacy protecting our Philippine birds. So although especially they are national birds, so hindi pa din ganun ka naganap or madaming tao ang nakakalam about sa kanila. So we want to do that through storytelling. Since yung audience nga namin dito is mga students, we think that's the best way to do it, through storytelling. So they know a lot about us, so they learn more about the Filipino bird, and then what they can do for the bird. Kumusta yung response nila so far? Yung mga bata natin na nakikinig ng story. Sobrang cute. Sobrang cute na yun. Nakaka-warm ng heart. Lalo na positive yung responses nila na they also wanted to look at the eagle and also they are also the habitat. Although hindi pa sila nakakakita ng Philippine eagle talaga in yung totoong eagle, they have their missions in also protecting and also salamat sa inyong pagpunta. First time. Babalik ba kayo next year sa Shensaya? As long as we're invited, we want. So, okay. Super would you like to invite yung mga manonood for next year na Shensaya? Baka gusto na bumisita sa booth uli natin. Okay, sure. Hello! So if we're back next year, which is hopefully, then I hope you come visit our possible future booth here at UPLB for Shensaya. So thank you so much! Ayan, maraming salamat ulit sa Philippine Eagle Foundation, UPLB Ozones, and the Museum for Natural History dito sa UPLB sa kanilang magandang booth dito sa Shensaya 2019. Huwag kayong aalis, magpatuloy ang ating kwentuhan dito sa Laguna. Ako po ay si Carlo Andre L. Bote, isa pong grade 9 mula po sa Letran, Calamba. At ako po ay bumisita sa Shensaya 2019. Ang mga nakita ko po dito ay tungkol po sa mga agrikultura, pwede po nakakatulong po sa pumumuhay po ng Pilipino. Nakakita din po ako namang biodiversity po sa mga crops po na nakakatulong din po sa pag-produce po ng nutrients po para po sa ating mga tao po sa bayan. Masaya po ako nakita na nakakatulong po sa future po ng ating bansa po. Ayun lang po. Thank you. Hi! Ako po si Vicky Fiona Therese Emery Lug, grade 8 mula sa UP Rural High School. Pumunta po ako dito sa Shensaya 2019 at ang nakikita ko po ay mga plants, mga parts po ng body na pwede po nating pag-aralan tungkol po sa biology and many more. Ang masaya po dito sa Shensaya ay mas makakaintindi po kayo ng mga stuff mula po sa body nyo and usually more about the life of people, animals, and plants. And very educational po yung Shensaya dahil marami po siyang trivias and facts about science. And pwede naman po siyang pang ibang stuff rin tulad rin po ng mga trivias about other things. And yun lang. Thank you! Ang Bagwa ay pag-aari ni Lotus Pit. Namatay siya dahil sa kakulangan ng tubig. Shensaya ay inorganisa ng iba't ibang organization
members ng Los Baños Science Community Foundation Incorporated. At this year nga, sila ang organizers, ang LARC, or Laguna Water District Aquatic Resources Corporation. Kasama natin ngayon si Zarina, ang kanilang Community Relations and External Affairs Officer, para explain sa atin yung booth nila ngayon. So, Zarina, ano yung nandito sa booth nyo? Ano yung gusto nyo ituro sa mga bumibisita sa inyong booth? Ma'am, actually, yung booth namin ay kasama namin ang LWD o Laguna Water District, ang aming government partner organization. At ang aming booth po, pinapakita ang miniature water supply system natin dito sa Los Baños, which comes from the underground going to the pump station, and it shows our tank, our miniature tank, supplying our water to the houses in here in Los Baños, as well as our drainage system po. Yung buong sistema ng water system sa Los Baños, yes, na hinahawakan ninyo. Ayan. Dahil kayo naman yung organizer ng Shensaya this year, kumusta naman so far sa day 2? Anong inyong napapansin? For day 2 po, expected na number of students ay achieve. As we can see po, ang dami pong exhibitors din na pinakita yung kanilang mga products. Yung pong team ay nasunod, which is Enabling Technologies to Sustainable Development. Pinakita po ng bawat isa yung technology, if not program po nila for their organizations. And ang expected din po ay mag-enjoy. Siyempre, mag-enjoy ating mga students above all. And siyempre, may matutunan. So, na-achieve po natin as of day 2. Day 2 pala, achieve na ang goals ng Shensaya 2019. Salamat sa LARC sa pag-organize ng Shensaya sa taong ito. Yes po. Thank you po, ma'am. Ayan, nakatapos na nga tayong dumalaw sa 6 na booth dito sa Shensaya 2019. Marami pang ibang booth pero 6 lang yung napuntahan namin. At napakaganda ng mga nakita naming mga laman ng mga booth nila na akmang-akma sa tema ng Shensaya 2019. Madaming produkto at teknolohiya na talaga namang magagamit para sa pag-unlad ng pamayanan. Sana sa susunod na Shensaya ay makasama kayo at makita nyo yung iba't ibang interactive activities at booth dito sa Shensaya. At dito na po nagtatapos ang unang episode ng Dito sa Laguna Season 24. Para sa inyong mga mungkahi at reaksyon, maaari kayong tumawag sa 536-2433. At para pa mapanood ang mga uploads, ilike lamang at i-follow ang aming Facebook page, facebook.com/DitoSaLagunaTV. Sundan nyo rin ang aming bagong-bagong Instagram account sa @DitoSaLagunaTV. Muli ako po si Thea, makakasama naman natin sa susunod na episode ng aking partner na si RJ. At yan po, hanggang sa muli, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na tayo.